Isang araw lang, let's give a helping hand. Lahat ay papasan, lahat ay tutuwang. Okay, gaang-gaang, isang araw mo ay ipahiram. Isang araw sa buhay, isang araw ay ibigay. Magsanay na dumamay, isang araw kasambahay. Isang araw sa buhay, isang araw ay ibigay. Tongchina, o buriki, buriki, kung singgaw na, pansik kanto mo hopya, sa tongsing nihon, tongsing wa, mami pabachoy, machalati koy, doon sa Bulacan, Pinoy at Belekoy, kung singgaw na, pangko, na buriki, buriki, tongtong ko, may talabata, si puro tong patong, kupit at gotong. O tong 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 tong, o pakotong kuntong. Orbit gotong, tong patong, tong 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 tong, o pakotong kuntong. May talabat tahong si Hamilton. O humabon, panahon ng hapon, nilimahong, limahong. Wala yan. Dinagdag ng China. O papopong kotong, o malutong, malutong, o lutito, o malutong, lutong, malutong, malutong, masumitsa, ting-ting ang dila. Yan ang kinukotong nito. Yan ang ewan? Sana hindi totoo yung mga kantsawan nyo, ha? Hindi totoo yun. Totoo ba yun? Jokes are happening. Teka, may police, may police, sa pundahan ni Kuya. May police, sa pundahan ni Kuya. Two times a month sila bisita natin, Karen. Di ba tuwing Monday? Oo, tuwing Monday. Sa action. Sige. Aliga, yayain nyo na ito mga barkada natin. Loli, dito ka na. Loli, tabi ka na yung Loli. Boss Amo Chief, pasok po. Si Superintendent Chubb Russell Malakit. Assistant Chief of Complaints and Referral Action Center. At si P.O. 1 Marnie Custodio. Studio. Yeah. Good morning, morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning po. P.O. 1. Okay, please take your seat and take it home. Take it home. Anong sabi mo? Please take your seat? Police. Okay. Putit na pa siya kayo rito. Please forgive me. Let me go. Taga-PCRG ulit kayo. Ang mga taga-PCRG ulit sila sa Police Community Relations Group. Ayan, oo. So, ito yung grupo na ma-PR na ma-PR. Diba? Sila dapat yung talagang friendly. Friendly. Lahat eh, hindi dapat natatakot sa kanila yung taong bayan. Everything in the garden is rosy. Talagang okay na okay. So, mutit na pa siya kayo rito ng dalawa.
Isang magandang lalaki at isang magandang dalaga or dalaga. Dalaga. Binibini. Dalaga po, sir. Ah, dalaga, o. Hindi ba mahirap magpulis? Hindi talaga rin yung update kung ano na update, kung ano na yung mga kaso, mas maraming kaso na naisang pa sa kanila. Ano ba mga problema sa... Balaki. Good morning muna, boss. Good morning muna. Kinakabahan. Ano daw yung mga kaso, yung mga nailalapit sa inyo? Opo. Anong update na? Mga kaso po naman, eh, mga... lalo na yung... yung noon time break. Na, noon time break? Oo. Ay, yung malimit na sa mga opisina. Yung naging isang previous week. Meron kasi nagreklamo po na wala yatang nag-asikaso sa kanila nung pumunta sa isang police station dahil naka-break daw po. That's between 12 and 1. Eh, dapat daw ang tao ninyo eh, hindi sabay-sabay nagbe-break. Para kahit alas 12 ako, ako may reklamo, alas 12 ako pumunta, eh merong mag-aasikaso sa akin. Pero yung nagreklamo po yata, eh medyo na nagbe-break daw po. Oo. Eh pag government employees naman, pag nag-break, 1:30 pa bumabalik. Nasira yun naman lahat. Nasira yung police nyo po. Meron naman direktiba si General tungkol dito para ito maiwasan natin yung break time na pagkahaba-haba. Sa pagkaalam ko po, meron po naman kasi tayong civil service rules dyan na dapat susundin. Nasa implementasyon na lang po ng mga units, especially yung mga nagbibigay ng mga yung regular na nagbibigay ng like for example lisensya, yung mga ganon, sa retirement, yung mga ganon, dapat talagang tuloy-tuloy po ang service niyan, walang tigil. Kahit man nalinis niyo ba 'yon? Ano? Nalinis na ba 'yung listahan ng mga retirees? Oo nga. Nalinis na ba 'yon, boss? Wala. Isa nalinis na. 90% na lang nalinis na. Oo. Kaya nga iba tumatanggap na eh. Para alam mo. Pero tayong texter galing sa 3204759, ma'am, ano po ba yung tamang taas ng isang babaeng ibig maging police? Galing kay Jocel Rosales ng Imus, Cavite. Ma'am, bali po yung parang may pinopropose po ngayon sa 5 daw po is pwede na. 5 sa babae? Yes, ma'am. Huh? Dati po 5-4. Yes, ma'am. So, lalaki? Basta binabaan, yes sir. Binabaan na po siya para daw, kasi daw po maraming mas gustong maging police. Sa maliliit. Kaso po, hindi po sila nakakapasok. Eh, yung age dapat, napapasok? Age po is 21, then ang limit po is 30. So, dapat binabaan yung height, tinatakasan yung IQ. Pero hindi pa po, parang proposal, parang din po yung 5 po yung height. So, acceptable pa na mag-waiver sa mag-a-apply? May nakakakuha po sa'yo ng waiver. Oh, kasi yung mga hindi nakakabmit ng requirement na yun, I understand, merong waiver, pwede raw. Yes, sir. Pwede? Para sa'yo yung waiver. P.O.1, isa pa sa mainit na usapin yung yung bewang na 34 inches at ang daming bumasa. Naku, si Dita, alam mo, si Dita Betty yung kailangan nito mato. Hindi ba, pero kayo mga slim naman kayo eh. Hindi naman, umabot naman kayo dun sa... Yes, ma'am. Tapos ang may ginawa pong actions para dun, parang... Tuwing hapon po, pinili po yung mga obese po na pulis natin. Tapos tuwing hapon po, pinapatakbo na po sila. Then, yun, updates po. May timetable ba na dapat within 3 months, kailangan ma-achieve nila, di ba, yung 34? Mas lenient yan. Pati mga obese po, pwede na. So, ano na po nangyari sa mga obese lang ba? Eh, paano kung, yun, tanong nila, ano daw mangyayari kung hindi lumiit yung bewang nila? Oo, may mga obese kasi na pwede maalisin. Tatanggalin ba o hanggat hindi lumiit, di makakapag-duty? Parang hindi naman po kami papayag na matanggal dahil lang doon. Kaya po gagawa po talagang ating mga kapulisan
para po ma-achieve yung ganyan pong Betty's body form lang. Dali mo sa gym, pag lagi mag-ano, badminton sa gym. Lagay sila si duty na foot patrol para naglalakad. Lili, nandiyan. Sa India, ginaya na nila yan. Pagka hindi ka nag-diet at saka hindi mo napa-impatient yan mo, tatanggalin ka. Iingatay mo sa special service. Mm. Mas marami. O, meron pang tanong dito. Porky, ano itong tanong na to? Ako na magbabasa para sa iyo. O mula po sa 2095899, mas marami ngayong prostitution sa Mabini, Mangroli, pati sa kalye, lalong dumami. Ano ba ang pwede magawa dito ng mga pulis? Sabi ko siya, gusto ko. Bakit ikaw? Special mention ka. What markado, can you say? Markado ka. Sabi ko nung panahon ni Mayor Lim noon, unang pag-term, eh, tinanggal niya ang nightlife sa Mabini. Hindi naman kanya, nightlife. Nightlife. Akala ko naubos na yung mga sinasabing prostitution doon, doon sa area na yun. Eh, ngayon, sina naman ng mayor, meron pa ba? Mas maraming araw eh. No. So, meron po ba mga nagro-roll na ng mga pulis doon? Anong ginagawa ng pulisya doon? Yes, nawawalan. Lalo na po yung mga malapit sa stasyon. No. Sila na po yung mismo nag-a-under surveillance po ng mga ganong cases. So bagay Makati area at Quezon out, marami. Oo, bakit hindi na wala? Mabini, ha? Talo mo kay Mayor Bistik. O ito naman mula kay Herman Hizon, kanino ba pwedeng i-report ang mga nagra-rugby at pati mga batang binibigyan pa ng rugby? O sino yung nagbibigay? Sa DSWD ba o sa inyo? Police, di ba? Police, di ba dapat? Basta po, sir, sa mga concern pa rin po na agencies natin, government agencies, basta po, as long as makakatulong po dun sa mga ganun bata. Ang karamihan ang ginagawa. Nag-rugby. Dapat dun kasi taas ng puno. Dun sa kubo, ang dami. Sa taas ng puno ng mga bata. Hindi ba sila pwedeng hulihin? Eh, anong pakinabang? Sa bagay. Ba't ayaw niyo hulihin? Walang pakinabang? Tinanong ko talaga eh. Oh, ba't nga pala? Yan, napupunan ng tao na para makikonsulta niyo. Bakit ganon? Nasa taas ng puno. Napakasamang tingnan na andun na istasyon ng pulis. Tapos doon sa Isla de Rugby. Isla de Rugby. Nandun yung mga bata. Delikado. Pag sumama, dikit dito. Pag hawak-hawak ng kamay, tatawid. Tatakbi isa, kalagkan yung isa. Dikit-dikit na eh. Tsaka meron din ba kayong ginagawa doon sa... ano yung ginagawa nyo doon sa mga napapabalitang mga bata na nagbubukas sa mga sasakyan? For example, sa may Shaw Underpass, kasi meron doong ilalim ng flyover. Doon sila nagtatago. Pag nag-traffic, pag nag-stop, bubuksan nila yung mga taxi or sasakyan. Pati sa Guadalupe. Kukunin nila yung mga makukuha nila. Are you doing something about it? Kasi maraming ano, maraming areas na ganun, mga bata yung ginagamit. Walang kulong eh. Walang kulong. Walang kulong. Mukhang DSWD na naman na concern ka rin eh. Kasi once na hinuli nila, di pa palalabasin lang after ilang days. So balik dapat na dadalhin sa DSWD. Meron ba kayo mga important announcements para ma-impart natin sa mga tao? Pag meron po kaming reklamo, saan po kami pwedeng tumawag? Hotline number. Pumunta. Ma'am, sa office po namin, pwede po sa PCIG CRAC po, Complaints and Referral Action Center, concerns po yun sa mga complaints. Sa karami? Yes, sir. Yun ba yung one action team nila? 2920, no? 2920, yung PNP text. Pupunta ako doon, magre-reklamo ako, so magsusulat ako ng complaints. And then, mga ilang days naman po, ano pong process? Paano po yung process after kung magsulat ng complaint? Ano po ang process? Mambali po sa mga cases, nagbibigay po kami ng 3 days allowance po para po makapag-send po or makapag-feedback po sa amin yung office na pinagbigyan po namin ng referral. Tapos, gumagawa na po rin kami ng tracer kung halimbawa after 3 days po, hindi po sila nakapagpasa. Sesendan po sila namin ng tracer kaya hindi po pwedeng hindi sila makakapagbigay po ng actions taken. So gumagawa kayo ng follow-up din yes, ma'am. Ma'am. Hindi po namin siya titigilan hanggat wala pong actions. Nauna kami pakilinaw niyo yung, ano, yung mga nagsasampa ng kaso. Kasi karami yung nagsasampa ng kaso, ano, yung pagka-rape, di ba? Yes. Hindi na rin yung ina-actionan. Pakilinaw niyo lang na mayroong prescribed period yung ano. Kasi madalas mapamintangan yung polis na ay hindi po inaksyonan kasi... Women's desk. Ah, sa women's desk kasi kailangan ng polis yung nang-rape. Ang nandun, yung prescribed date na nang-rape sila. 10-4 hours. Ang gusto nila hulihin ka agad eh. Eh, 3 days na nakalipas, gusto hulihin pa rin yung mga nang-rape. Kayo pinagbibintangan. Paliwanag nyo madalas sa radio at TV yun. Oo.
sa bawat kailangan namin ng paliwanag noon. Basta yun nga po yung ini-implement namin sa office namin, sir, sa PCRG po. Hindi po ako pumapayag yung office namin na wala po silang binibigay na actions within 3 days. Mm-hmm. Kaya po, for halimbawa po, tatlong tracer na po, for final tracer is explanation na po nung concerned office po na pinag-referralan namin. Paano kung hindi pa rin mag-explain? Mag-explain at mag-explain po talaga kasi... Hindi pwedeng hindi. Oh, okay. Thank you. Salamat po. Taman na ba yung pangalan niya ko, studio? Police. Sasamahan po kayo ni Bin sa kantin, lilibre niya po kayo. Uy, may bisita tayo. Si Mami Glory. Mami Glory. Happy birthday, Mami Glory. Hi, Ma'am. Hey, naka-off the air na kayo. Happy birthday, Mami Glory. Happy birthday, happy birthday. From America pa siya. Happy birthday. Ate Lilin, parang kapatid mo lang. Happy birthday na namin yun. Yan maganda siya. Happy, happy. Happy birthday. Happy na birthday pa. Happy na happy pa. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Mamaya. Thank you. Happy birthday so much. Ayan, huwag na daw talungin ang edad. Parang kapatid mo lang eh. Tama, parang ate niyo po si ate niyo. Okay. Thank you. Uwi na kami. Okay. Mamaya sa pagbabalik natin sa Get It Straight, panauhin natin si General Nicanor Bartolome ng Philippine National Police. Okay. BNP Chief. Tita Betty. At siyempre, Minyong.